pambata sa Pilipinas. Alamin kung ano ang nangyari sa paglalaro nito ng mga bago nating kaibigan. Tara, basahin natin ng maikling kwento. Tago-taguan. Bilog ang buwan, maliwanag ang paligid. Tapos nang maghapunan ang mag-anak, tapos na rin ang mga takdang aralin. Bonbon, magtaguan tayo sa labas. Yaya ni Aya sa kanyang nakababatang kapatid. Isinama rin nila ang kambal na kapatid nilang sina Chacha at Cheche. Sumama rin ang kanilang kambal na pinsan na sina Teo at Sid. Tago-taguan, maliwanag ang buwan. Isa, dalawa, tatlo. Si Aya ang taya. Bung Cheche, Bung Chacha, Bung Teo, Bung Sid. Isa na lang ang hindi niya makita. Galing talagang magtago ni Bon. Hanap dito, hanap doon. Hindi siya talaga makita. Bon, anong ginagawa mo diyan sa itaas ng puno? Baka mahulog ka. Ang natatakot na sigaw ni Ate Mika. Nagtawa na lang lahat. Si Bon naman ang taya. Tara! Samahan ninyo ako sa pagbasa ng isa pang kwento, Liga ng Barangay. Puno ng tao ang plaza kung saan maglalaro ng basketball ang kabataan ng aming barangay. Abala ang lahat, maging ang puno ng aming barangay. Dumating na ang mga manlalaro kasama ang kanilang mga taga-suporta. Nariyan na rin ang mga referee, dala ang kanilang mga pito. Gayun din ang mga cheering squad na pito ang miyembro bawat grupo. Nagsimula na ang laro at naging mainit ang bawat tagpo. Lamang na tayo! Sigaw ng isang manlalaro. Morgolio, bumutas ng tres! Tawag ng referee, sabay tayo ng mga tagapanood. Sa bawat bukas ng pagkakataon ay pumapasok ang mga manlalaro para makapuntos. Sila hindi napantay ang sahig dahil sa umaatikabong takbuhan. Natapos ang laro, panalo ang Barangay 2. Bagamat talo ang barangay namin sa laro ito, sinisiguro ng grupo na babawi sila sa susunod na araw. Paano mo malalaman ang pagkakapareho o pagkakaiba ng mga kwento? Dapat isa lang alang ang elemento ng kwento tulad ng tauhan, tagpuan at pangyayari. Minsan nagkakapareho sa tagpuan, ngunit magkaiba naman sa kung sino ang nagsiganap at kung ano ang pangyayari. Ang tema ng kwento minsan ay nagkakatulad din. Nagkakaiba lamang sa tagpuan at tauhan. Pagtutulad ang tawag kung hinahanap natin ang mga katangiang magkatulad o magkapareho. Samantala, hinahanap naman natin ang katangiang hindi pareho kung tinitingnan natin ang pagkakaiba ng katangian ng mga bagay. Ngayong araw na ito, ang ating aralin ay tungkol sa pagbuo ng angkop na tanong tungkol sa tao, bagay, lugar o pangyayari, o di kaya naman ito ay tinatawag ding panghalip pananong. Ang kasanayan sa pagbuo ng tanong ay malaking tulong, hindi lamang sa aming mga guro kundi maging sa pagsubok ng pangunawa mo sa mga paksang tatalakayin.
Tinatawag na panghalipananong ang mga salitang ginagamit sa pagtatanong tungkol sa tao, hayop, bagay, pook, pangyayari, at iba pa. Ito ay ginagamit sa simula ng pangungusap, kung kaya ito ay nagsisimula sa malaking letra at nagtatapos naman sa bantas na tandang pananong. Narito ang mga halimbawa at ang mga gamit nito. Ano? Ito ay ginagamit para sa hayop, bagay, katangian, pangyayari at ideya. Halimbawa, ano ang handa mo sa iyong kaarawan? Sino at kanino? Ito ay ginagamit para sa tao. Halimbawa, sino ang mga inaasahan mong bisita? Kailan? Ito ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa petsa at panahon. Halimbawa, kailan ang iyong kaarawan? Saan? Ito ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa lugar. Halimbawa, saan gaganapin ang iyong kaarawan? Bakit? Ito ay ginagamit sa pagtatanong sa dahilan. Halimbawa, bakit ka masaya sa iyong kaarawan? Paano? Ito ay ginagamit sa pagtatanong sa pamamaraan. Halimbawa, paano mo tinanggap ang iyong mga bisita? Ilan? Ito ay ginagamit sa pagtatanong sa dami o bilang. Halimbawa, ilan ang bisitang dumalo sa kaarawan mo? Alin? Ito ay ginagamit sa pagtatanong sa pagpili ng bagay. Halimbawa, alin sa mga regalo ang pinakagusto mo, laruan o damit? Magkano? Ito ay ginagamit sa pagtatanong para sa halaga ng pera. Halimbawa, magkano lahat ang nagastos sa handa sa kaarawan mo? Gaano? Ito ay ginagamit sa pagtatanong para sa sukat, bilang o timbang. Halimbawa, gaano kalaki ang cake na handa mo? Mga bata, naunawaan mo ba ang mga panghalip pananong? Siguro, handa ka na sa mga gawain. Handa ka na ba sa gawain? Thank you.